Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang next part ng ating story. Agad akong bumiyahe papunta kina Jean. Pero hindi si Ate Maxine ang pakay ko. Close kami ni Rani. Mabait siya at mapagkakatiwalaan talaga. Madalas nakakakwentuhan ko siya dati pag naghihintay ako ng masasakyan pa uwi. Parang di kaya ng konsensya ko na hindi agad tumulong sa mga taong mabait sa akin. Isa pa, alam ko ang hirap na pwede niyang harapin pag nawala ng scholarship ang anak niya. Tsaka kung bukas ako ng umaga pupunta, baka hindi ko agad magawa at lumampas sa tanghaling deadline. Tapos, hindi tanggapin ang prof ng anak niya. Ewan ko ba? Pero alam kong hindi ako makakatulog ng mahimbing kung ipagpapabukas ko pa ang pagtulong sa kanya. Inabot ako ng traffic at 9:00 pasado na ng gabi nang dumating ako kina Jane. Nakatanaw sa malayo si Rani nung dumating ako. Halatang problemado. Lumapit ako sa mesa niya para mag-log sa visitor's logbook. Nasaan na? Tanong ko. Alin, sir? Yung project ng anak mo. Balita ko nasira daw eh. Kailangan mo raw bukas? Tanong ko. Lumiwanag ang mata niya at mabilis na tinawag ang anak niya na kasama niyang nakatira sa maliit na staff house sa loob ng apartment. Pumuesto kami sa mesa ni Rani para may upuan ako tsaka outlet saksakan. Tinignan ko ang sira ng power supply. Sisiw, papalitan lang yung kapasitor. Baligtad kasi ang pagkakalagay. Buti may dala akong toolkit na nasa backpack ko. Ilang hinang at konting tester lang gumana na. Nako sir, hindi ko alam paano ko magpapasalamat sa'yo. Wika ni Rani. Tsaka na mag-thank you. Pag-graduate na yung anak mo, sabi ko. Tumina ko sa anak ni Rani. Mag-aral kang mabuti na yung. Maganda yung course mo. Sa umpisa lang yan, mahirap. Sipag lang yan, bata. Isipan mo yung hirap ng tatay mong magbantay dito ng halos buong araw. Kaya mo yan, kid. Pinapasok na ni Rani yung anak niya sa bahay nila. Matapos ang walang hanggang pagpapasalamat ng bata sa akin. Buti na lang, sir. Nakwento ko kay Ma'am Maxine yung nangyari sa project ng anak ko. Sigurado akong siyang nagsabi sa'yo, no? Sabi ni Rani. Tumawag nga sa akin pagkatapos yung mag-usap. Ang bait ni Ma'am, ano, sir? Masama lang mag-comment, pero tingin ko mas bagay kayo. Loko? Kung ano-ano sinasabi mo, ha? Sabi ko. Totoo, sir. Alam mo, pag nakikita ko kayong magkasama ni Ma'am Jane, halata akong may kulang sa'yo, eh. Parang walang ngiti dyan sa mga mata mo. Uy, pati mata ko binabantayan mo. Hindi, sir. Eh, pansin ko lang naman. Lamang ako sa'yo ng ilang hakbang pagdating sa mga ganyang bagay. Sabi ni Rani. Ay, nako. Sige na at uuwi na ako. Yan lang naman yung pinunta ko dito, eh. Eh, si Ma'am Maxine na sa taas, eh. Hindi niyo ba babatiin, sir? Hindi na. Wala naman dyan si Jane, eh. Kaya nga. Buro kakalokohan. Sige na't malayo pang biyahe ko. Dumukod si Rani sa bulsa niya. Sir, pamasahin man lang. Maraming salamat talaga, sir. Bigay mo na lang sa anak mo yan. Makakulang lang sa baon yun, kaya nagihirapan sa course niya. Natawa si Rani sa biro ko. Lumakad na ako palabas ng gate nang may marinig akong tumawag ng pangalan ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilalang kilala ko yung boss na yon. Byron. Lumingon ako at nakita ko siyang papalapit sa akin. Patulong naman o, ayaw mag-on ng computer ko. Hindi ako kumibo at sumunod ako sa kanya papanik sa bahay nila. Sumaludo si Rani, sabay bigay ng thumbs up at ngumiti. Pumapanik kami ng hagdan, nakapangtulog na si Maxine. Light blue ang kanyang t-shirt at itim naman ang kanyang pajama. May konting pamumugto ang kanyang mata. Mukhang galing sa iyak. Darating ka pala? Bakit hindi mo sinabi sa akin?
Kung hindi lang pumanik dito yung anak ni Rani para magpasalamat, hindi ko malalaman na nandyan ka. Hindi ako sumagot at inantay kong makarating kami sa loob ng unit nila. Binuksan ni Maxine ang pinto gamit ang dala niyang susi. Pinauna ko siyang pumasok, tsaka ako sumunod. Hindi ako umupo sa sofa. Nanatili lang akong nakatayo hanggang isara niya ang pinto. Kala ko sira, tanong ko. Tinuro ko yung PC niya na nakabukas naman. Sinabi ko lang yon para pumanik ka. Ano bang problema? Ang tagal na nating hindi nag-uusap. Hindi ba dapat mag-usap na tayo? Ano bang nangyari? Yumakap siya sa akin habang nakatayo kaming dalawa. Walang ibang tao sa bahay, kaya hindi nakakailang na nasa ganoong posisyon kami. Hindi ako sumagot. Pilit kong tinatanong ang sarili ko kung handa na pa ako sa mga bagay na pwede kong malaman. Naramdaman ko ang paghihigbi ni Maxine. Sino si Kevin? Tanong ko. Oras na para linawin ang mga bagay-bagay. Totoo ba yung nangyari sa kanila ni Jane sa Bohol? Tanong ko. Mga bagay na hindi ko alam kung makakasakit sa akin. Kaya ba may nangyari sa atin? Dahil gumanti ka kay Jane? Kailangan kong sabihin ang mga bagay na ilang araw ko ring inisip. Hindi ko alam kung ano ang isasagot niya. Pero kakayanin ko naman siguro kung ano man yun. Kumala sa pagkakayakap sa akin si Ate Maxine. At tiningnan ako sa mata. Inulit ko ang tanong. Kaya ba may tayo para makaganti ka kay Jane? Tanong ko. Unti-unting tumaas ang boses ko. Naghalo-halo na ang emosyon na nararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala na matapos ang nangyari sa amin, pwede pa lang ang lahat ng yun ay para lang makaganti siya sa kapatid. Hindi dahil sa nararamdaman ko o sa nararamdaman niya kung meron man. Hindi pa rin siya sumagot. Kaya't kasabay ng pagpapakawala ko ng mga agam-agam na gumugulo sa isip ko ay ang isang malakas na sigaw. Ginamit mo lang ba ako para makaganti ka sa kapatid mo? Isang mas malakas na sampal ang tumama sa pisngi ko. Kisabay ng pag-agos ng luha galing sa mga mata ni Maxine. Gago ka. Hinusgahan mo ako agad without even asking it straight from me. Hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Hindi malakas ang boses ni Maxine. Ngunit ramdam ko ang mga salitang binitawan niya. And you have the nerve to ask me that question? I love you, Byron. Not because of anything else, but because of who you are. I love you because of the things I feel when I am with you. Mahal kita dahil... Dahil sa'yo ko nakita yung sarili kong matagal nang nawawala. Hindi ako nakasagot. And it's just so unfair. Nainusgahan mo ako agad-agad. Inisip mo agad na gumaganti lang ako kay Jane? Tama, di ba? The moment na narinig mo yung kwento niya, you thought kaya may nangyari sa atin at kaya tayo ganito ngayon. Eh dahil gusto kong makaganti. Ano bang sinabi niya sa'yo? Lumakas ang iyak ni Maxine at napilitan siyang umupo sa sofa. Nakapatong ang siko niya sa kanyang hita at nakasubsob ang mukha niya sa kanyang mga palad. Ilang sandali pa ay humina ang kanyang pag-iyak. Hinawi niya ang kanyang buhok at ang lungkot na kanina lang ay nakapinta sa kanyang mukha ay naapalita ng galit. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jane tungkol sa gabing iyon na nasa bolo sila. Tumahimik ako matapos ang mahabang kwentong dahilan ng iba't ibang larawang napipinta sa aking isipan. Naunahan ako ng takot na baka nga nagamit lamang ako. Naunahan ako ng takot na yung nararamdaman ko kay Maxine ay bunga lang ng isang manipulasyon at hindi ng totoong emosyong pinag-uugatan ng lahat ng pagmamahalan. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung aalis na ba ako, susundan ko siya o kung ano paman. Pinili ko na lang na maghintay
kung ano ang susunod niyang gagawin. Lumabas siya ng kwarto, dala ang isang envelope. Umupo siya sa sofa at nanatili ako sa likod ng pintuan. Tandang-tanda ko pa yung buong araw na yun. Pati yung mga araw na pinaplano namin yung trip sa Bohol. Nagsimula siyang magkwento. Matigas ang kanyang pananalita. Wala nang luha sa kanyang mga mata, nakasalukuyang nakatingin sa malayo. Tuwang-tuwa si Kevin nung sinabi kong sasama siya sa Bohol. First time sa rin niyang sasakay ng eroplano. Halos hindi kumukurap ang mga mata niya. First year college ako nung una kaming magkakilala. Si Jean, third year high school. At nasa probinsya pa. Kaya walang point na mag-rent ng apartment dahil ako lang naman ang nasa Manila. Sumandal ako sa likod ng pinto. Mukhang mahaba pa ang kwento niya. Matagal-tagal din ang ligaw sa akin si Kevin. Third year na ako nung naging kami. Dito na nga kami nakatira ni Jane doon. Kasi first year college na yung kapatid ko. Dito ko mismo sinagot si Kevin. Nung minsang hinatid niya ako tapos wala si Jane. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya. Nakatingin pa rin siya sa malayo. Na para bang hindi naharangan ng pader ng bahay ang kanyang dinadanaw. Mabait si Kevin. Medyo nangiti siya na para bang naalala ang mga araw na magkasama pa sila. Parang ikaw. Responsable. May drive sa buhay. Maalaga. Nailove ako sa kanya sa madaling salita. Ramdam kong ayaw pa ni mama na magka-boyfriend ako. Kaya lumayo ang loob ko sa mama ko. Ayoko sa lahat yung pinapakialaman ako. Tahimik lang ako at hinintay kung ano pa ang sasabihin niya. Maaga kami sa naiya noon. Kahit 8 a.m. pa ang flight namin. Pero dahil sumabay kami sa office service ni tita na papuntang Batangas, 5 a.m. pa lang nasa airport na kami. Kasama namin si Gurley na pauwi sa probinsya nila sa Davao. 2 p.m. yata ang flight niya noon, kaya ang tagal niyang naghintay sa airport. Walang kagatol-gatol ang mga salitang binibitawan niya. Halatang malalim ang pinaghuhugutan. Ang sabi ko kay Kevin, dapat nasa airport na siya ng 6 a.m. Ang usapan namin sa airport na kami magkikita. Student pa lang ako noon. Kahit may cellphone ako, madalas akong walang load kaya hindi ko siya matext o matawagan. Hiniram pa ni tita yung cellphone ko pagkatapos siya kaming ibaba sa naiya. Naglobat kasi yung cellphone ni Tita Alice at hindi alam ng driver niya ang papunta sa venue ng seminar. Kaya kailangan niya ng telepono para may pantawag siya sa mga kasama niya. Siyempre pinahiram ko. Nakita mo naman siguro kung gaano siya kabait sa amin. Hindi katulad ni Mama. Tsaka sino ba naman ang tatangki? Sabi rin sa akin ni Tita, ibabalik niya sa akin na may load pagdating nila sa Bohol ni Jane. Nangawit na ako kakatayo, kaya umupo ako sa tabi niya. Pero hindi kami magkalapit. Nakalapag na kami noon ni Mama sa Bohol. Nang sinabi sa akin ni Mama na nag-text daw si Tita na late nagising si Kevin. Kahit papano, nawala ang kaba ko kakaisip. Baka kung napano siya. Sinagot na raw ni Tita yung rebooking ng ticket. Dahil na konsensya na baka kaya hindi kami nakapag-usap ni Kevin ay dahil la sa kanya ang cellphone ko. Hindi na ako nakitext sa Mama para makausap si Kevin. Dahil alam ko naman na magkikita kami sa susunod na araw. Ramdam ko ang pawis na namumuo sa noo ko. Hindi ako sanay na ganito kami ni Maxine. Nang Miyerkules na yun, nag-beach kami ni Mama mula umaga hanggang lunch. After lunch, medyo sumakit ang ulo ko kaya nag-aya na ako pabalik sa hotel. Tumindi yung pagsakit ng ulo ko after naming magmeryenda ni Mama. Kaya nung mamag-alas 5 na, natulog ako sa kwarto. Ginising ako ni Mama nung gabi, o hating gabi na yata yun, dahil pinapalipat niya ako ng kwarto para tabi kami ni Jane at tabi sila ni Tita Alice. Unti-unting lumuha si Maxine, pero matigas pa rin ang boss niya. Paglipat ko sa kwarto, doon ko nakita si Kevin. Nakayakap kay Jane, magkatabi sila sa kama. Magkaharap ang mamukha nila. Sa galit ko, pinaghahampas ko si Kevin.
Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Kaya galit na lang ang pinili ko. Umiyak si Jane noon at sinabi niya na hindi niya alam ang nangyari dahil nakainom siya. Hindi ko siya pinagpaliwanag at inakap ko siya ng maigpit. Sabi ko ayos lang. Ang importante, okay siya. Tumigil siya sandali. I thought Kevin took advantage of her. So nagsorry ako kay Jane dahil sinama ko pa si Kevin sa Bohol. I stayed with Jane all through our Bohol trip dahil iniisip ko na trauma siya. Pero sa totoo lang, hindi rin ako okay. Imagine yung tumatakbo sa isip ko noon na demonyo yung lalaking mahal ko na pati kapatid ko gustong makuha. Imagine that feeling. Nakasalanan ko kung bakit nagkaroon ng pagkakataon yung lalaking yun para walang hiyain si Jane. Sobrang bigat ang dibdib ko noon dahil sa guilt na dinadala ko. Pakiramdam ko para akong sasabog. Inabot ni Maxine ang envelope sa akin na agad ko namang binuksan. Pero nagkamali ako. It was an unnecessary guilt. It was something na hindi ko naramdaman noon. What do you mean? May hindi alam si Jane. May nagpadala sa akin yan ng pagdating namin sa Maynila. Kuha yan ng araw ng Martes. One day bago yung flight nila Jane. Ayan, may timestamp. Nakita ko ang mga larawan ng isang lalaking naka-t-shirt na itim. Matangkad, payat, at medyo maitim ang balat. Nakatayo sa harap ng gate ng apartment nila Jane. Maraming kuha ang lalaki na parabang may hinihintay. Ang mga kasunod na picture ay kasama na si Jane. Magkaharap sila nung lalaki at papasok sa gate ng apartment. Si Kevin yan, tsaka si Jane. Nakabalik na kami sa Maynila nung nalaman ko na nagpunta dito si Kevin kahit wala ako. Tapos ayan, sila ang dalawa ni Jane. Walang ibang tao niyan sa bahay. Sila lang. So anong gagawin nila dito? Naglaro ng video game? Akala ko pinagsamantalan talaga siya ni Kevin noon. Para i-realize, days after, na may namamagitan pala talaga sa kanila. So, kaya nga, gumaganti ka lang. Dahil galit ka kay Jane, wika ko. Hindi yan alam ni Jane. Kung galit ako kay Jane, pinakita ko na yan sa kanya. Pero pinili kong maniwala sa sinabi niya nung gabing yun na hindi niya alam kung paano nangyari na katabi niya bigla sa Kevin. Sinubukan kong tanungin si Tita Alice kasi sabi ni Jane, nandun siya sa sala habang nagiinuman sila. Pero mas maaga siyang nalasing at nakatulog sa sofa. Tumayo si ate sa pagkakaupo sa sofa. Pinili ko si Jane kesa kay Kevin. Alam ko na pag nalaman niya na alam ko ang kalokohan nila ni Kevin, lalo lang siyang mag-guilty.